Diyan pala kayo. Talaga kayo, nanonood ako ng TV eh. Pero may mga kaibigan kasi ako, nagtatanong sila sa akin. Ano rin yung mga dahilan kung bakit yung ibang mga immigrants na Pinoy ay bumabalik ng Pilipinas? O iba ng mga Canadians ay pumupunta ng Amerika o ng ibang bansa? Bakit ganun? Bakit may mga Canadians or may mga immigrants na umaalis ng Canada? Sige, tapusin ko lang itong pinapanood ko. Sagutin ko yung tanong nyo, ha? Dali. Diyan pala kayo. So, ang first reason kung bakit umalis o umuwi na sa Pilipinas yung mga ibang immigrants dito sa Canada, ang first reason ay loneliness. Bakit? Kasi dito, typically, ang mga bahay o ang mga apartments magkakalayo. Hindi tulad sa Pilipinas, magkakatabi. So, di ba? Kung gusto mong puntahan yung tiyahin mo or best friend mo, nandiyan lang sila sa tabi-tabi, di ba? Pwede mong bisitahin. Dito kasi, eh yun nga, lalo kung lumipat kayo dito sa Canada na wala kang kamag-anak, nag-migrate ka, family mo lang ang kasama mo, wala kang kilala, mag-start over ka lang ulit na mag-establish yung mga relationships, eh, minsan malungkot, lalo kung may problema ka, wala kang mapag-share ng problema mo, yeah, nandyan nga yung social media, pwede mo silang i-message, pwede mo silang i-video call, pero iba pa rin tayo bilang human beings, syempre mga social, ano tayo, mahilig tayo sa social interactions, yung talagang personal. Pwede nating hawakan, pwede tayong makipagtawanan, di ba? So, yun ang usually yung dahilan dito ng mga Pilipino, but umuwi sila, lalo kung isang tao lang sila na, or isa lang sila na pumunta dito, tapos lahat ng members ng family na sa Pilipinas, yun, umuwi sila dahil sa lungkot. Yun lang, malaking factor ng lungkot dito sa Canada kung talagang wala kang gano'ng kamag-anak. Oh! Nandiyan pala kayo, kakain pa lang ako ng donuts eh. Ang number 2 na dahilan kung bakit ang mga immigrants o Canadians umalis ng Canada, eh, yun nga, number 1, di ba, loneliness? Ang number 2, konektado rin dun sa loneliness. Ang number 2 is yung weather. Naku, napakalamig dito, lalo kung sa Alberta kayo pupunta. Kung nasan kami yun, sa Red Deer, sa Alberta. Wow, umabot dito ng minus 50 degrees, minus 45 degrees. Imagine niyo kung ganung super lamig nung minus 40 degrees, 'di ba? Kailangan magganito ka, mag-jacket ka, tapos labas may winter coat ka pa, tapos naka-winter boots ka pa. Bukod doon, kapag winter, syempre wala ganung activities, hindi ka makapag-jogging sa labas ng, alam mo na. Masarap mag-jogging nung pinapawisan ka, 'di ba? Tapos lang hindi ka makapag-basketball, wala activities masyado pag winter. So yun, manungkot dito dahil dun sa weather. So isa rin factor yan kung bakit yung ibang mga Canadians nga lumilipat pa ng ibang province na less ang snowfall. So ayun, yung weather, napakalaking factor yan. Lalo pag gising mo sa umaga, panoorin niyo isang video ko. Kailangan mag-shovel ka paglabas mo ng bahay. Kailangan yung kotse, i-start mo na agad para mainit yung loob ng kotse. Mahirap mag-drive mo nga natug-natug ka. So kailangan yung kotse, pinipreheat mo na, parang oven. So pag sakay mo, warm na. Tapos kailangan i-shovel mo yung labas ng bahay dahil nasa batasun na kailangan responsibility mo na i-shovel yung sidewalk dahil pag may nadulas dun, demanda abutin mo. Imagine, di ba, gigising ka, nagmamadali ka kunwari dahil mali-late na sa trabaho. Biglang naalala mo, kailangan palang i-shovel lahat ng sidewalk, yung tapat ng bahay mo. Tapos pati yung front steps, siyempre, kung may mailman, magdadala ng sulat, papanik mo sa tapat ng bahay, nadulas mo sa tapat mo, demanda yun. So, kailangan, gumising ka ng maaga, at yun nga, yun ang factor kung bakit sinasabi nila na ang weather dito sa Alberta lalo na, at generally in Canada, eh dahilan kung bakit marami ang lumilipat ng ibang bansa or umuwi na lang ng Pilipinas, yung mga kapwa Pinoy natin. Kaya mo na ako ah. Kayo naman, nagugulat kayo, nandiyan pa rin pala kayo. O sige, sabihin ko na sa inyo, number 3 na dahilan kung bakit nagmamigrate ang mga Canadians sa ibang bansa or umaalis naman yung mga immigrants na pumunta dito sa Canada, bumabalik ng Pilipinas or their country of origin. Ang third reason ay taxes. Naku, medyo mataas itong taxes. So, dito,
kung trabaho ka ng trabaho, lalong tumataas yung tinatawag na tax bracket mo. So mas mataas ang tax bracket mo or ang income bracket mo, mas mataas din ang tax na babayaran mo. So ganoon dito. So kunwari lang, example ha, kumita ka ng $100,000 in a year, eh ang tax bracket mo ay 29%. So, let's say ganoon. So almost $30,000 or $29,000 nung kinita mo nung taon na yun, ipupunta lang sa tax. Kung hindi mo yun nabayaran, may utang ka pa sa government. So, pero in fairness naman, dito sa Canada, maganda naman ang mga benefits. Sabi ko nga, may healthcare benefits dito. Tapos, yun nga, makikita mo naman ang improvements at pag-aalaga nila dito sa Canada, yung mga national parks, inaalagaan nila yan. Tapos, pag winter time, talagang nililinis sila yung kalsada para walang madisgrasya sa snow na nagkalat, saka sa ice, yan, mga ganyan. Ang mga police dito, in general, eh, maganda naman ang mga reputation, hindi sila kurakot, pati mga politiko. So, in other words, maganda naman dito, nababawi naman ng tao yung binayad nila sa tax, lalo nga sa healthcare benefit. Tapos, yun lang, talagang mataas ang tax. So, isa yun sa mga dahilan kung bakit yung iba naglilipat-lipat ng provinces or umaalis na nga, pupunta ng Amerika dahil less ang tax at yun nga, mas marami sila na iipon, syempre, nalalagay sa bulsa nila at napapadali na sa Pilipinas, diba? Teka lang. Kayo naman, no? Nandiyan pa rin pala kayo. So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung fourth reason kung bakit yung mga immigrants ay umaalis ng Canada or mga Canadians umaalis ng Canada. Ang fourth reason ay ang real estate prices dito sa Canada masyadong mataas. Ang ibig sabihin, yung presyo ng mga bahay at lupa. Let's say, for example, itong bahay namin. For example lang, $400,000. Kung imumultiply mo yan or i-convert mo sa peso, maabot almost 15 million pesos. Pero itong bahay namin ay 5-bedroom house, 2 stories, may basement, wala namang kaming garahe. O, yun. Pero maganda naman talaga ang bahay. Pero, umabot ng 15 million. Imagine 15 million. Ang 15 million sa Pilipinas, eh, mansion na yun. Siguro mga 10-bedroom house na yun. Tapos, nasa bandang Makati ka na nun. So, dito sa Canada, medyo mahal ang bahay. Kaya yung iba, kahit matagal na dito sa Canada, no offense naman sa mga kaibigan ko na dito sa Canada, mas prefer pa rin nila yung mag-apartment na muna sila para makapag-iipon sila ng pera para, yun yan, pagdating ng retirement, may pera sila, hindi nila problema kung paano ibibenta yung bahay kasi nga masyadong mahal. Sandali ha, pusin ko lang. Kayo naman, masyado talaga kayo. Sabihin sa inyo, kalabitin niyo ako kung nasa likod ko kayo eh. O sige, sabihin ko na sa inyo, ang fifth reason kung bakit may mga immigrants na umaalis ng Canada or umuwi doon sa bansa nila, eh ang number five, eh yung presyo ng mga gamot. Oo, wait. Alam ko na sabi ko na kanina, ang Canada, lalo Alberta, meron kami free healthcare dito. Libre gamot, libre ospital. Pero, libre lang ang gamot kung nasa ospital ka. So, yung mga prescription medicines, kunwari, kailangan mo ng antibiotics, pero umuwi ka lang naman sa bahay, doon ka magpapagaling, eh, kailangan bayaran mo yon. Ngayon, kung wala kang healthcare, parang insurance benefit, eh, kailangan ikaw magbayad doon galing sa bulsa mo yung pambibili mo noon. Ngayon, kung meron ka naman, discounted. Pero, medyo pricey pa rin. Nga lang, huwag mo na i-convert sa Philippine peso. Dahil, di ba, nandito ka na sa Canada, kumikita ka ng dollar, so may kukonvert talaga lahat ng bagay na bibili mo dito sa peso. Dahil talagang mas mahal dito. Isa pang dahilan, eh, yung presyo ng mga vision care or dental care, yan, mahal dito yan. Mahal magpa-check up sa dentista. Mahal magpagawa ng ngipin sa dentista. Kumpara sa Pilipinas, kaya iba, umuwi ng Pilipinas pag kailangan magpalinis ng ngipin o magpagawa ng ngipin, kung wala silang mga dental benefits sa trabaho nila. Isa pa, yun yung sinabi ko, yung mga salamin. Minsan, umaabot ng 400 to 800 ang isang pares ng salamin kung magandang brand, di ba?
Pero yun nga, sa Pilipinas, magkano lang naman, di ba? So, yun, isa yun sa mga dahilan, yung presyo ng medicine, yung presyo ng vision at dental care. Okay? Inom muna ako. Ha? Dali lang ha. Nangaano ka eh. Grabe naman kayo, ginugulat na naman ako. Pati ba naman yung kumakain ako, sinusundan niyo pa rin ako? Oh, sige. Total, nandiyan na rin naman kayo. Sabihin ko na, ang number 6 na dahilan kung bakit yung ibang mga Pilipino bumabalik ng Pilipinas, eto, raising a family. Bakit? Kasi, alam mo naman, sa Pilipinas, kahit papano, napapalo natin ang bata pagka hindi sumusunod, di ba? Hindi ko naman sinasabing gawin yon. Pero, di ba sa atin may kultura na gano'n, pagka medyo makulit ang bata, pwede mong palupaluin, dito hindi pwede. Alam niyo na, masyadong maingat dito mga Canadians, ang government, iniingatan nila lalo na yung mga bata. So, yan, isa sa mga dahilan niya kung bakit yung mga Pilipino, pag nahihirapan silang palakihin yung mga anak nila, bumabalik ng Pilipinas. Okay? Yung iba naman Canadians, umaalis din. Kasi nga, iba rin dito syempre yung kinalalakihan ng mga bata. Eh. Iba-ibang lahi na rin dito, di ba? Tulad sa Pilipinas, medyo hindi pa ganun kadami lahi ang nasa Pilipinas. Kaya yung pagpapalaki sa bata, madali. Di ba? Busin ko lang ha. Ayaw eh. Kumakain ako eh. Hindi ko tuloy nasundan. Wow, lupit nyo ah. Pati ba naman sa washroom? Hinihintayin nyo pa ako lumabas. O sige, dahil nandiyan kayo, sasabihin ko na yung pang 7th reason kung bakit yung mga immigrants ay umaalis ng Canada o yung mga Canadians ay lumilipat na ibang bansa. Ito ang number 7. Yun yung financial issues. Siyempre, hindi naman lahat dito magaganda ang trabaho, di ba? Nandun pa rin yung iba sa no offense meant ha, yung mga kaibigan natin na nasa minimum wage. Minsan hindi sila makakuha ng second job. So, minsan wala silang extra pera para ipadala sa Pilipinas. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, mapagmahal sa kapwa natin, di ba? Lalo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. So, kapag yung ibang Pilipino dito, minimum wage pa lang yung kinikita, medyo parang malungkot sila eh. So, parang balik tayo sa number one na malungkot, di ba? Yung loneliness. Kasi, parang hindi sila nag-a-achieve. So, yun ang feeling ng iba, ng iba. So, ang nangyayari sa kanila, gusto nilang siyempre maghanap sa mga greener pastures nga ng success, di ba? So, ang tendency, nilipat sila ng ibang bansa, let's say sa Amerika, dahil katabi na dito, kung ma-approve sila, or uuwi na lang ng Pilipinas, kasi malungkot ka na nga, wala ka pang masyadong pera, di uuwi ka na ng Pilipinas, hindi ka malungkot, wala ka na lang masyadong pera. Di ba? O, baka pati doon sundan niyo ako, ha? Kayo, mamumuro na kami. Nagtatago na nga ako dito, nakikita niyo pa ako. O sige na, yung number 8. Number 8 reason, bakit yung mga Filipino or mga immigrants umaalis ng Canada. Ang number 8 is, they're not willing to start over. Wow, lalim, ano? Ibig ko lang sabihin nun, kasi di ba, may mga well-off na tao na galing ng Pilipinas, pumupunta pa rin ng Canada, dahil syempre, na imagine nila ang siyempre dollars pa rin ang kita saka maganda nga ang bansa ng Canada. Pero ang problema, let's say doktor sila dati sa Pilipinas or nurse. Kagaya ko, nurse ako dito. Or let's say abogado na sila sa Pilipinas or engineer, seaman, kumikita na sila ng dollars. So pagdating dito sa Pilipinas o sa Canada, dollars nga ang kita nila ng mga seaman pero hindi na ganun kalaki. Ngayon, kung doktor ka naman, hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-practice dito ng medicine. Kailangan magpa-certify ka ulit, dumaan ka sa mga kung ano-ano mga exams. Ganon din, nung ginawa ko, nung nurse ako, nung nag-nursing ako, kailangan ko mag-test ulit, magpa-reassess, dumaan sa exam, dumaan sa sangkatutak na paghihirap. So, may mga tao na hindi na sila willing, lalo kung may edad, tapos wala namang pamilya na, wala nang dependents, naisip nila, hindi ko naman kailangan pumunta ng Canada tapos magsisimula lang ulit ako. So, ang gagawin nila, uuwi lang sila ng Pilipinas
At doon na lang nila practice ang profession nila. At least hindi na sila back to zero, di ba? Yun ibig sabihin. Sino ba to? Ang pogi sa ang ganda. $997, $998, $999, 1,000. Oh, grabe. 1,000 repetitions. Woo! Andiyan pa rin pala kayo. Di ba kayo buwi? Oh, number 9. Okay. Ang 9th reason kung bakit yung mga immigrants sa iyo maalis ng Canada ay siyempre yung cultural difference. Ano ba yung mga cultural differences? Well, alam niyo naman sa Pilipinas, piyesta at piyesta pa lang, in grande na. Birthday parties, in grande. Diba? Kasal, mga handaan, in grande. So yung mga cultural difference yan, lalo pag Pasko, nako. Ibang-iba dito sa Canada, dito sa Pilipinas, diba? Kumukuti-kutita, bumubusi-busila. May ganyan tayong mga kanta. Bare months pa lang, maingay na. May mga nagpapaputok na kapag Pasko, di ba? Kahit ang New Year eh, January 1st pa, eh, matagal pa, puputo ka na. Ang New Year dito, napakatahimik. Ha? Kulang na lang eh. Wala kang gagawin eh. May mga fireworks display, pero nasa malalayong lugar, may mga designated places lang. So medyo, ano mo na, tahimik. Safe, pero tahimik. So yun, yung ibang tao, yung mga Pilipino, medyo na homesick sila. So uwi sila ng Pilipinas. Tapos medyo minsan nila babalik. Dahil masaya na ulit sila sa Pinas, diba? O, teka lang ha. Pusin ko muna eh. 1,000 reps pa lang ako eh. Hanggang 3,000 reps ako eh. Okay. Ano ba naman yan? Nandito pa rin kayo. Anong oras na? Ah, yung pang-sampu. O, pang-sampu. Sige, ito na yung 10th reason kung bakit yung mga immigrants ay umaalis ng Canada. Yung mga Pilipino, umabalik ng Pilipinas. Ang isa sa malaking dahilan din dito sa Canada, kung bakit nahihirapan yung mga nagtatrabaho na mag-asawa. Alam nyo kung ano? Naku po, ang mahal po dito ng daycare. Ano po ba yung daycare? Ang daycare, yan po yung inaalagaan yung anak nyo, tapos binabayaran nyo, sinusweldohan nyo sila. Hindi yan yung babysitter lang na nasa bahay. Yung daycare, yun yung dadalhin mo yung anak mo doon sa isang facility para sa mga bata na kasing edad niya, tapos may nag-aalaga sa kanila, yun, mahal yun. Usually, umaabot din dito ng mga 700 Canadian dollars per month yun. That's good for 5 days. Tapos, hindi nang buong araw yun. Minsan, mga 9 to 5 p.m. lang, 9 a.m. to 5 p.m. So, medyo magastos. Kaya ang tendency, yung isa na lang nagtatrabaho, let's say si tatay na lang ang nagtatrabaho, si nanay na iiwan sa bahay para alagaan yung bata kasi nga masyadong mahal ang daycare. Ngayon, lumalabas mga studies na yun ang isang dahilan nagpapabigat sa sitwasyon ng mag-asawa dito sa Canada, kaya yung ibang immigrants umuwi na lang sa Pilipinas. Either yung nanay kasama yung bata tapos magpapadala lang ng pera si tatay, or paraho na lang silang doon tapos babalik na lang sila pag malaki na yung bata. Tama yan. O sige, tama na yun. Ang dami na nun. Ha? Pero hindi ko din i-discourage ang kahit sino na magtumira ng Canada. Ha? Kina-clarify ko lang, maganda ang buhay sa Canada. O, nasa sipag lang yan at tiyaga, sabi nga nila, di ba? So, yun lang, magandang buhay dito sa Canada, pero kailangan balance yung gastos doon sa kinikita mo. Huwag kang gagastos ng sobra dun sa kita mo, di ba? Tapos, kumuha ka ng mga insurance para at least, di ba, safe kung mawala ka na, o yung sinanay, eh, may insurance, di ba? At least, merong may iwan dun sa family. Hindi mabibigatan yung may iwan, di ba? Tapos, yun nga, mag-invest ka sa mga properties, at saka, yun lang, bayaran mo lang lahat ng utang mo. Huwag ka munang gastos ang gastos. Yun lang naman ang sikreto sa magandang buhay, di ba? Tapos, maghangad ka, mag-dream ka ng magandang future, magtrabaho ka, pakisamahan mo ng maganda yung mga katrabaho mo. Tapos, syempre, dasal tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may kapangyarihan para maging successful tayo sa buhay, di ba? So, yun lang at sana
Maging happy kayong lahat. Have a great day. Maglilinis na ako. Kayo, pwedeng bumatsyo na kayo. Labas na kayo. Baka may mabunggo kayong laruan. Hirap ayusin dito. Okay? Bye! Don't forget, ha? Subscribe naman kayo, eh. Puro lang kayo noon, eh. O, sige, bye. Subscribe. Bye.